Good morning, everyone. Kamusta po kayo lahat? Dito po kami sa loob ng sasakyan ngayon. And I'm with the whole team. I'd like to introduce to you si Eds. Eds, please say hi. Hi. Okay, si Kuya Mats is the one driving. Hello. Okay, hi. Uh-oh. Tapos behind me is Renzo Hernando. Hi, Renz. Good morning. And my cousin Dennis, Dennis Vinya, also at the back. So what are we trying to do today? This is the last stretch of our paid forward bike giving. And what we wanted to do today is to go around and find people who we think na nakikita namin actual, as in actual po to, na naglalakad, that they really need this bikes. And that is what we're going to do now. So stay tuned, and stay tuned. We will do this live so everybody can see it. And yeah, thank you so much and good morning. So okay, let's go. Kuya, congrats. Ingat. Grabe. Guys, nakita namin siya sa gilid, no? He's walking. Apparently, dyan daw siya nakatira sa may Riverside. So, Riverside, I am not sure where that is, pero nasa Commonwealth kami, no? If it's Riverside, probably nandyan siya sa may, somewhere siguro in Marikina, or somewhere in, sa may Silangan po siguro, sa may, ano pa yan, sa may Congress area. And I asked him kung anong trabaho niya. Sabi niya, nagagawa sila ng interior. And sabi ko, ang tinanong ko kay Kuya, Kuya, bakit ka po naglalakad? Ang opisina na ay sa West Avenue sila pumapasok. Dahil hirap na ang transportasyon, tsaka ayaw daw niyang sumakay dahil mahirap na at baka magkaroon pa ng COVID, no? So grabe, super perfect yan yung mga hinahanap po talaga natin. So what a great way to start the day. That's our first bike, and I'd want to for the next bike that we will be giving, I would want yung katabi ko pong gagawa naman si Renzo, no? Si Renzo ang bababa. Well, I'll accompany him also, but it will be everyone. I want the whole team to do this. Gusto ko rin po after noon si Eds and si cousin ko po si Dennis lang. We will all do this together. Yeah. Actually, na overwhelmed po ako sa IQ dun sa sabi ni tatay na ang bungad niya kasi sa akin. So I wasn't able to get his name. Okay. Sabi, pero kasi ang bungad niya sa akin, sir, hulog rin ng langit. Oh. Kasi kanina pa daw siya naglalakad. So tapos sabi niya may edad na siya, but takot na takot daw po kasi siyang sumakay. Okay. And he has family also. Okay. Despite his age, he's still working. Actually, malapit-lapit na daw po siya. Oo. Tapos po, malaking tulong po sa kanya na magkabisikleta po. Talagang wala siyang bukong bibig talaga paulit-ulit. Sabi, hulog po kayo ng langit. Hulog po kayo ng langit. Talagang kanina pa po ako naglalakad. Kaya, ayan po. That's good. Perfect timing din po talaga na nakita natin si tatay. Oh my God, yes. Okay. Yes. Si kuya naman, hindi ako familiar kung gaano siya, kung saan siya nakatirain yung work niya. Pero siya ay janitor maintenance, yeah, and everyday siya naglalakad para makapasok sa work. So, again guys, si Kuya Roger. Kuya Roger, if I remember right. Siya ang naging third beneficiary natin, ano? And siya yung napili ng aming yours truly, si Eds Alfonso. Tanong ko lang, papunta ko kayong trabaho? Ha?
Maglalakad lang kayo ngayon? Magko-commute kayo? Apparently, yung pinsang ko si Dennis is, I think, mga 6'2 of height po ito, no? And ang napili ng lapitang beneficiary is almost 5 feet only. So, natakot po ang nilagpuitan namin. Natakot po. Ang nabigyan natin ng blessing ngayon is si Kuya Dario. He stays in Bulacan. And Sapang Palay. And naglalakad lang siya ngayon going to Painta. He's a Mason, so I'm assuming he's going to a job site. And the worst part is, naglalakad lang siya for 13 hours. So, ganun kahaba at ganun kalaking sakripisyo ang binibigay niya para makapagtrabaho lang. And nakaka-overwhelm. To help a stranger, complete stranger na wala kaming kaano-ano or what, basta lang tumigil kami. It's super overwhelming to help, and guys, I encourage you to also pay it forward. Nice one, Dance! Good choice! Si Kuya Jun, nagtitinda lang siya ng tawag dun, search, kuchilyo. Kuchilyo, mga kuchilyo. Opo, naglalakbay siya from Litex. Opo, from Litex to Balintawak po ang nilalakbay niya. Everyday naglalakad daw po niya. So, tama lang siguro, sir, napili ko na mabigyan. Sobrang makakatulong po sa kanya. Sobrang saya ko rin, sir, part ako sa ganito. Ay, okay. Thank that's you. Good, that's good. Another beneficiary of the bike giving cause. Again, ito po si IQ Prado, and I'm beside one of our very own again, who is to be Nigel Ano Nuevo. Okay. So, napili ka ni Nigel, umiikot lang po kami. Naghahanap kami ng pwede namin pagbigyan ng beneficiary. So, napili po kayo. Pa. 1 2 3. Okay, congrats. Nice girl. Mamba out. And I am beside one of our very own again, si Kuya Ray Saladas. Si Kuya Ray will be the one to find the beneficiary. Kung sino po yung sa tingin niya na makikita niya rito sa road, sa gilid ng daan, kung sino mapipili niya, no? So, Kuya Ray, anong masasabi mo sa ginagawa natin na to? Sobrang ganda, sir. Galing. Nakaka-proud talaga. Nakakataba ng puso. Grabe ang tulong, sir, ng ginagawa niya. Salamat. Grabe, salamat, Kuya Ray. Tayo ang lahat na nang gumagawa nito, no? Ito ay hindi, again, pinaulit-ulit ko sinasabi, it's not us, this is everyone, this came from everyone. Everyone who is watching, everyone who's following us, everybody donated, it's really nice, no? Mayroon kasi kaming, bike giving. Parang nag-bike. Yan! Parang ganang bagong bike. One, two, three. One more. One, two, three. Okay. Thank you so much. We will stop. We will just continue doing this. And ito ang last na beneficiary natin. Congrats, eh? Okay. Congrats. Ingat, Kuya. Ingat. That wraps up our bike giving cause. That was the last bike. Pang 131 po yun, ano, na bike na nabigay namin. And we will not stop. Okay? We just want to distribute everything properly first, and then we will be back. We will be back stronger than ever. And we will let you guys know
what we will be doing next. So, God bless everyone. Have a great week. Thank you.